Mga katrops, welcome back ulit kayo sa akin channel, Sports React PH. At ngayon ipag-usapan natin ang balitang nagsalita na ang mga manlalaro ng Boston Celtics bakit sila natalo sa Game 2 ng NBA Finals at ang naging reklamo ni Jaylen Brown kay Draymond Green. Pag-uusapan na rin nga natin ngayon dito sa ating panibagong video ang balitang official na nga daw pong libre ang isa sa mga target ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Nabigo nga po ang Boston Celtics na manakaw muli ang panalo sa Game 2 ng NBA Finals matapos sila ditong tambakan ng gusto ng Golden State Warriors. Kaya dahil nga dyan, ay tabla na nga po sa 1-1 ang kanilang serye bago man sila bumalik sa kanilang home court. Pero ang tanong ngayon mga katrops, ano nga ba ang tunay na rason ng paglamya ng kanilang laro? Ayon nga sa naging pahayag ng kanilang superstar si Jason Tatum at kanilang head coach na si Ime Udoka, ang kanilang mga netalang turnover nga daw po ang nagpahirap at nagpatalo sa kanila sa Game 2. Bali, ito naman nga daw po ang pinakamalaking problema ng kanilang team simula pa na mag-umpisa ang NBA Playoffs. Kaya ito nga daw po ang kailangan nilang masolusyonan sa kanilang mga susunod na laro. Bukod rin nga dyan mga katrops, ay pinunar naman nga po ni Jason Tatum ang malamyang simula ng kanilang team sa third quarter. At dahil nga ito sa pag-struggle ng ilan sa kanilang mga manlalaro na sina Al Horford, Robert Williams III, at si Marcus Smart na pare-parehong nakapagtala lamang ng 2 points sa Game 2 ng NBA Finals. Ika nga'y bigla na lamang nga pong naglaho ang kanilang ginawang performance noong Game 1. At gayong napag-usapan na naman nga po natin ang Boston Celtics, ay dediretso na nga po tayo sa ating sunod na pag-usapan ngayon tungkol sa naging reklamo ng kanilang superstar si Jaylen Brown kay Draymond Green. Ayon nga sa naging pahayag nito sa media, sinabi nga po nito na sinubukan nga daw pong hilay ni Draymond Green ang kanyang short sa kanilang laro. Hindi rin naman nga daw po niya alam kung bakit iyon ginawa ni Draymond Green. Pero ganyan na rin naman nga daw po ang ugali nito kung saan gagawin nga daw po ni Green ang lahat basta't manalo lamang. Kung inyo nga pong titingnan mga katrops, mali nga po ang ginawa ni Draymond Green. Ngunit sa jump partier naman nga po ito ng napaka-physical nilang laban. Habang pumunta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan ngayon, sa balitang libre na ang isa sa mga target ng Los Angeles Lakers ngayong offseason. Base nga sa inalabas na balita, tuluyin na nga daw pong umalis si Quinn Snyder sa pagiging head coach ng Utah Jazz matapos lamang nakakadismay ang kampanya ng kanilang team ngayong offseason. Bali gusto para naman nga po sana ng Utah Jazz na panatilihin ito sa kanilang team, ngunit mismong si Quinn Snyder na nga po ang nagpumalit na umalis na sa kanilang kupunan. Sa kabila nga po ng napakagandang ipinakita ng Utah Jazz sa loob ng 8 taon niya sa kanilang team, ay ni isang beses nga po hindi sila nakatungtong sa NBA Finals. Kaya panahon na nga daw po upang umalis siya dito. At ngayon nga pong official lang umalis si Quinn Snyder sa Utah Jazz ay magiging free agent na nga po ito at magkakaroon na nga po ang front office ng Los Angeles Lakers ng pagkakataon na kunin siya. Kung inyo nga pong matatandaan mga katrops, isa nga po ito sa mga target nilang kunin ngayong season. At pwedeng-pwede na nga po nila itong ilagay bilang kanilang bagong assistant coach. Gayong alam naman nga po ninyo na balak nila ngayong kumuha ng may mga experience na sa pagiging head coach sa NBA. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.